dekada na tayong kinikiliti ng mga kwento na ang mga Hapon noong World War II nag-iwan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ng kayamanan. Dito sa Bayan ng Victoria sa Oriental Mindoro, ang kayamanan daw ng mga Hapon, iniwan nila di umano sa tuktok ng isang bundok. Ang palibot niya ay puro malalaking kahoy, tapos parang bukid siya dati na may ilog. At ang tuktok, sakop ng 7 iba't ibang mga lawa kung saan inilubog daw ang mga yaman. Sa pinaniniwalaan nilang tila kumunoy, yun nga lang ang mga lawa. Quicksand o kumunoy. Opo, yung napapanood nyong parang lupa kung saan ang mga aksidente ritong nakatapa, halos na-trap. Balik nyo na andon na may tubig na pag tumapa ka daw po, lulubog ka. Sa paniniwala po ng mga katutubon, yung kumunoy po talaga yung may kahiwagaan. May mga treasure nga daw pong inulubog dyan ang mga Hapon. Handa ka bang sumuong sa mga lawa ng putik para lang makuha ang di umano nakalubog ditong yaman? Mula sa Barangay Villa Cerveza, nasa 2 oras ang kailangang itrek bago marating ang lugar. Nakakapagod! Hindi biro ang daan na tinahak ng aming team. Kinailangan pa nilang tumawid ng ilog at bundok. Nandito tayo sa kung tawagin nila dito yung kumunoy. Hanggang narating nila ang nasa 36 na ektaryang lupain na napapalibutan ng mataas na puno at talahib. Ingat lang sa pagtapa dahil sa paghakbang, pwede ka raw ditong lamunin ng tubig. Ito na kasi ang pinakamalaki sa 7 lawa nang pinaniniwalaan nilang kumunoy sa tuktok ng bundok. Halos umabot po ng 30 meters ang lalim po. Dati po siyang tubig. Mapagtutungtungan mo siya, halos umuuga siya, umaalon. Kung lalakasan mo nga po yung pagtungtong mo, malulubog yung paa mo. Napakamahiwaga rin daw ng paligid. Sa paniniwala po ng nasa lugar, yung kumunoy po talaga yung may kahiwagaan. Nanliligaw ho yan. Pag ikay nakapunta dyan at ikay inilagaw, hindi ka na makakalabas, nahirapan ka. Kaya ang ilang mga residente, gaya ni Lola Salume, itinuturing ding sagrado ang lugar na ito. Kami agbarya sa Panginoon Diyos at sa kadang kumunoy piklan siya gawit. Nagsasagawa pa raw sila noon ng ritual bago sila mangisda. Humihiyaw kami kung pwedeng mangisda o hindi. Nga sinabi na malubog pagkain kanyang balay lakot na una. Pagka ang hiyaw mo ay malakas, pwede. Pero pagka hindi ka sinagot, wala kang mahuhuli. Ang lawak kasi, tahanan din ng mga dambuhalang isda. Nakahuli nga ako kami ng talaga na baka humi 5 kilo yung isa. Ang laki. Nakahuli ko kami dyan ng 2 igat na tigpitong kilo. Kaya sa tuwing suswertihin, hindi raw nila kinakalimutan ditong mag-atang o mag-alay. Inaalaya namin doon sa malaking batang. O ito ang inyong kabahagi. Si Lexter, ginawa ng kabuhayan ang panguhuli ng isda sa tila lawa ng kumunoy. Nagsimula po ako pagpunta doon para manghuli ng isda. Anong kabinataan ko pa po? Ang lasa po kasi ng isda doon, iba po, madilaw po siya eh. Pero ang matagal na raw talagang pinag-uusapang yaman dito, ang pinaniniwala ang nakabaong yaman sa pusod ng tila lawa ng putik. May mga treasure nga daw pong inulubog dyan ang mga Hapon. Panahon ng gera na sila daw hinahabol, hindi na nila madala yung kanilang mga binipitbit. Inilubog po dyan sa kumunoy. Yung dumating daw dito ang Hapon, may hila nga daw yung truck yung bulldozer. Pero sa punta doon, idinala. Yun naman kanyang dala, siguro pinasaan. Ikinalat din. Hanggang ngayon, hindi pa nakakita. Pero kung si Max ang tatanungin, meron daw talaga ritong ginto. Ngunit wala sa ilalim ng lawa, kundi nasa ilalim ng kuweba at lupa. Ang kanila raw kasing lugar, minahan talaga ng ginto. Since nang dumating po ako dito ay meron po.
Kaso lang ay parang pagmimina po yung ginawa nila. Ang suspecha ko, yung sinasabing may Japanese presence sa Mindoro, sa kaisipan ng mga tao, World War II na yan. Noong dumating yung mga Hapones dito sa Pilipinas, lalo na si General Tomoyuki Yamashita, meron daw siyang daladalang mga treasures na kinuha mula sa iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia. Kumalat tong balitang ito even after the war, naging hilig na ikwento ng mga treasure hunter. Ang lugar, binisita ng mga taga City Environment and Natural Resources Office ng Bayan ng Victoria. At matapos nila itong siyasatin, gusto nilang linawin na ang tila lawa ng putik. Hindi raw talaga Kumunoy, kundi pitland o swampland. Ang pitland ay isang waterlogged or saturated ng tubig. Habang tumatakbo ang panahon, nalalagyan siya ng mga remains galing sa mga dead trees, mga branches and whatever na nabubuo, na siyang nabubulok na tumatabon. Ito ay nagiging mga organic materials na kalaunan ay tutubuan din ng mga damo. Ang quicksand naman ay nabuo dahil may butas na napunuan ng buhangin na pag nadating ng tubig, bumababa. Pero actually, ang pitland ay tinatawag din Kumunoy ng mga lokal na tao dito. Hindi naman totoo na pag lumubog ka sa Kumunoy, hihilahin ka pababa hanggang ikaw ay lumubog na kakainin ka ng lupa. Kumunoy ito, kung hindi ko pasiksikin, hindi siya lulubog. Kung aahon ka naman, ganun-ganun mo lang paa mo para mas madali kang makaahon. Yan po ang katotohanan sa Kumunoy. Ang unang-unang gagawin, huwag magpapanik. Kasi pag nagpanik ka kung ano nung galaw ang gagawin mo, at that will tend to submerge you even more deeper. Just relax, kumaangat mo paa mo, unti-unti mo angat, at yung katawan mo naman, unti-unti ka lumuta, meaning humiga, sa ibabaw ng Kumunoy. Pag ganyan, makakahinga ka at eventually makakasurvive ka. Samantala, para makatulong sa turismo, ang pamunuan ng Barangay Villa Cerveza at ang lokal na pamahalaan ng Victoria, planong i-develop itong tourist spot. Plano namin gawin ay yung ATV na kung saan ang Kumunoy po kasi ay pwedeng madaanan yung gilid niya. Then plano rin po ng barangay na lagyan po ito ng mga cottage or kubo or bangka na kung saan ay maging patok po sa atin pong mga bibisita sa lugar. Pagtulong namin sa barangay ay ayusin namin yung kalsada para na sa ganun more accessible sa mga turista. Actually safe naman kasi natanong namin yung mga nangingisda doon, parang yung balsa lang ng saging ang ginagamit nila. Maaring may putik din siya pero hindi naman siya yung Kumunoy na pagka pumunta ka roon kinakain ka pa ilalim. Okay naman siguro, dagdag income kasi ng barangay. Huwag naman sanang sirain ng kalikasan. Sana nga ang buhay ng marami nating mga kababayan, lalo na sa pinakaliblib na mga bayan-bayan, makaahon din sa Kumunoy ng kahirapan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.